Yo, this is Tong TV at nandito naman po tayo sa TikTok at pag-usapan naman po natin ngayon guys yung ano, yung tinatawag na Devil's Cut. Ano ba yung Devil's Cut? Devil's Cut ba talaga tawag dito? So, kung mapapansin nyo guys, marami na naman nagpapagawa nito. Napakarami. Kadalasan na mas marami yung mga binatilyo. Gustong-gusto nila yun. Ano ba yung Devil's Cut? Devil's Cut ba talaga? Kasi bilang barbero, naguguluhan din ako guys. Kasi hindi naman talaga tayo nagsimula doon. So ano ba talaga tawag doon, di ba? So Devil's Cut, Devil's Shave, or... Di ba? Kasi ang alam ko, merong ano, may tinatawag na Devil's Haircut. Pero parang doon yata binasa yun eh. Hello? Doon binasa yun kasi meron banda dati na ang title ng kanta nila, Devil's Haircut. Na kung saan, yung, hindi ko alam na, hindi ko malala kung anong banda yun eh. Pero pa-search na lang guys para ano. Na kung saan, parang yung Devil's Haircut parang masyadong malinis, mga detalyado yung gupit, na kung saan eh makikita yung pinaka details mula sa forehead hanggang pababa dito sa may sentido pababa, malinis, neat, di ba? Tinatawag ng Devil's Haircut. Na kung saan sa tinaman ngayon guys, di ba? So maraming nagpapagawa nito. Ano ba yung Devil's Cut? Back on my binata days nung 90s. Kung saan, pag sinabi ko, kuya, ano, pa-Devil's cut or shave na rin sa harapan, ang usually, ang ginagawa nun guys, yung matulis yung gitna. Gets nyo ako guys? Hindi siya yung basta pantay lang na ganun. Hindi lang iba siya pinantay. Nakatulis siya dito, tapos ganun, bago bababa rito. Ganun yon, either diretso or medyo pabilog. Basta matulis yung gitna. Ay, yung kinukonsidera dati na Devil's Cut. Pero ngayon, syempre, siguro nag-evolve na rin. Tinawag na rin Devil's Cut, yung pantay lang. Mapansin nyo guys, di ba? Kasi may nagpapagawa sa akin. Tapos sabihin, kuya, pa-Devil's Cut na rin po yung harapan. Ngayon, sasagot ko naman sila, paano yung Devil's Cut? Yung matulis ba yung gitna? Sabihin ko kagad gano'n. Ay hindi po, yung pantay lang po. Gano'n, pantay lang. So, siguro nag-evolve na rin. At tinawag na rin na Devil's Cut yun. Kasi ngayon lang bumalik yun eh. Matagal ding nawala yun. Kumbaga, mula nung 2000, bihira na lang nagpapagawa nun. Hanggang 2010 nga, hanggang 2015, napakadalang na nagpapagawa ng gano'n. Mula nung pumasok yung mga fade na gupit, at lumabas na naman yung mga detail dito sa my forehead, doon naman pumasok, bumalik na naman yung Devil's Cut na tinatawag. Diba? So, ayun ang magiging topic at ituturo natin ngayon sa araw na to. Paano ba yung tamang pag-Devil's Cut? Diba? So, yung gagawin po natin guys, hindi yung matulis guys ha, yung ngayon, yung usong-uso na Devil's Cut na tinatawag. So, paggagawa tayo guys ng Devil's Cut, magsisimula tayo mag-ahit. May dalawa kasi yan guys eh. Pwede dun sa semi-calbo o pwede naman sa may gantong buhok. Diba? Yung mayroong bangs, may ganyan. So, papakita ko muna guys yung pang semi-calbo. Kasi mas madali yung paraan na yun eh. Na kung saan, aahitin na lang natin yung mga sumusobra-sobra, tapos ipapantay natin. Diba? Pag sinabing ipapantay, kailangan ba pantay talaga yung ahit natin? Mali po guys. Hindi ganun po ang tamang pag-ahit. Kung mapapansin nyo guys, ang ulo natin, itong harapan, maumbok, diba? So, habang umuurong tayo dito, lumulubog. So, maumbok, lumulubog. Hindi naman pantay yung forehead natin eh. Hindi naman siya square na ganun eh. So, hindi natin kailangan siyang ahitin na pantay. So, para makuha natin yung perfect na Devil's Cut, kailangan natin iganyan yung bahagya. Nakaganyan, guys. Ayan, o.
So from semi-calbo, di ba? Semi-calbo muna tayo guys ha. So from semi-calbo, kunin nyo tong angulo na to. Lahat ng susobra na yan ay yung aahitin nyo. Kasi pag pinantay nyo lang ginan yun, inahit nyo lang pantayan, pantayan ganyan, di ba guys? Pero pag tinignan nyo yan sa gilid dito, nakalundo yan. Ibig sabihin, hindi yan pantay na ganun. Nakalundo yan, nakaganun yan dito, na kung saan, mapapansin nyo, para siyang, imbis na dapat na pantay yun, nakaganun yun, no? Mangyayari na kaganun bagay yun. Kasi nga, sa form ng forehead natin, maapektuhan po yun. Di ba? So, kailangan natin, makuha natin detail na ganun. Yan. So, ito guys, panoorin nyo guys. So, yan, kinortehan ko siya. Mapapansin nyo guys, medyo nakaganun siya, di ba? Medyo nakaganun siya. Tapos ko na siya dyan i-detailer eh. Tapos, inaahit ko na. Panoorin nyo. Yan, inaahit na natin dyan. So, kung mapapansin nyo guys, pantay siya, di ba? Pero hindi ko siya inahit ng pantay na ganun. Nakaganun yan guys. Mapapansin nyo. Tapos, papakita ko naman pag hininga ko siya para yung tamang itsura niya. Panoorin nyo guys. Ito. Di ba? Kung mapapansin nyo guys, di ba ang ganda ng pagkakaganun niya. Yung pagkakaahit natin dito. Buhay na buhay yun. Ako saan, pag dinaretso ang tingin nun, pantay na pantay yun. Huwag ganun masyadong susobrang ganun. Talagang pangit naman tingnan ng gusto. Kailangan, yung sakto lang. Yung mga halos, pag semi-calbo nga, sabi ko nga guys, yung mga sobra-sobra lang. Tapos papantayin nyo ng ganun. Di ba? Hindi pantay na pag-ahit. Di ba? May meron siyang pa-curve konti eh. Pero pag tinignan nyo yun ganun, pantay yun. Ang bangis nun. Tapos yung dito. Yung buhay dito nun. Ayun yung sa semi-calbo. Guess na ba guys? Tapos kung may buhok naman, kung magagusto magpa-devil's cut, tapos may buhok naman, di ba? So iaangat nyo lang to guys, di ba? Tapos kukuha ka lang kayo ng konti. Pero kailangan, i-make sure nyo pantay ha guys ha. Siguro mga half an inch. Kunin nyo yung half an inch mula dito sa may hairline niya, kunin nyo yun. And then, pag nakuha nyo na yun, siguraduhin yung pantay guys ha. Siguraduhin yung pantay. And then, gamit kayo ng clipper, number one, guide. Tapos, padaanan nyo. Huwag kayong magpuputol guys na may mahaba pang buhok, di ba? Papansin nyo, mahabang buhok. Kumuha kang ganun, tapos puputulin nyo kagad na ganun. Huwag. Gumamit muna kayo ng guide. One or one and a half. Mas maganda ang labas. Maniwala kayo sa akin. Gamit kayo ng uno or one and a half. Dos, masyadong mahaba yun. One and a half, kung nahabaan pa kayo, uno. The best. Uno kayo. Kunin nyo dito yung mga sobra-sobra. Siguro doon yung pantay guys ha. Iuno nyo. Tapos i-detail nyo. Yung pag-detail nyo guys, kung ano yung kinuha nyo doon, di ba? Tapos inuno nyo. Kunin nyo yung kalahati noon. Kalahati lang. Huwag nyo isasagad kasi kumuha pa kayo, ba't isasagad nyo pa? Kunin nyo lang yung kalahati, di ba? Na nanggulo. E di, na-clipper nyo na, number one nyo na. Ngayon, i-detail nyo ngayon, kunin nyo yung kalahati noon, yung pinag-unuhan nyo. Tapos yung kalahati yung detail doon, ayun lang yung aahitin nyo. Yung pag-ahit nyo, ganun pa rin guys, nakaganun pa rin. Mas maganda ang labas noon. Ano ala kayo? Wala, hindi ako nakapag-prepare kanina noon eh. Pero susubukan natin makagawa nun. Maniwala kayo, mas maganda ang labas nun. So, yun lang naman guys, ang topic natin ngayon about sa Devil's Cut or Devil's Shave. Alala ko nga eh. Yung pantay dati, hindi din natawag ng Devil's Cut yun. Devil, ano yun eh? Di ba may square back? Ang sabi sa akin ng barbero nun, sa akin, square front. Ang cool, no? Square front. So, yun lang naman, guys. Sana may natutunan kayo sa konting ano natin. Maraming salamat. Peace! Boom!